Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't quite a kiss? Mga kababayan, turn up! Tayo ay Pilipino, kahit anong tulay ng balat, isa sa puso. Mapatanggal, Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa pansin na bulaklak na tayo. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. That it isn't quite a key. Police, tagapamayapa o tagakitil ng walang sala, binigyan kayo ng kapangyarihan ng batas, pero huwag niyong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Ang sakit lang isipin na yung akala mong pro-protekta sa'yo, e siya palang pwedeng tumapos ng buhay mo. Sana'y upang mapapila sa upo no sandata. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng di man lumalaban na may साथी भाई सरने ला करने ला ए सुन माया गोरखाली पाल हरम से लिपोन हरम पचलों कर Come shake your body baby do that conga no you can't control yourself any longer come on shake your body baby do that conga no
tayong karapatang sila ay husgahan. Ngunit ito'y napag-uusapan lamang. Lahat sila'y may kanya-kanyang kasalanan. Ang masama buhay ang naging kabayaran. Sabi ng bata, my father is a policeman. Kahulog ay respeto sa anak paggalang. Sinong ama ang di matitinag kung ganyan? Ngunit sadyang pasensya ay sinubukan. I don't care, sigaw naman ng kabilang panig. Habang yakap-yakap ang anak na pilit na dinadakip, pagtatanggo. I don't know who you are, and I don't know why you followed me, but I love you. I just want to share, all these are from netizens' comments, and I got thinking about these important issues. It only tells you that missing part of the puzzle is the brain. People, especially those implementing the policies, should learn as much as possible how to think, and the policies are there, but instead of using their brain, how to mitigate the problem, some people might say that they are using brain for power. That has been the story from the start of the lockdown. The police and the military were asked to put up strict checkpoints that caused a huge number of people in the mass of humanity, making it a possible for virus transmission. The result? Infection, instead of being contained, started to spread mind. You at logarithmic rate, infecting not only those in the KU, but the soldiers and police as well. People were forced into their homes. Yun nga, bawal lumabas. That is good for those living in comfortable quarters. Eh, paano naman yung may hirap? Siksikan sa maliliit na chantis. Ayun, doon sa mga may hirap na communities, ang infestation for forcing lockdowns of poor barangays. Di lalong lumala instead of creating humanity quarantines that would help ease the suffering of the poor. Lalo pang hinigpitan noon yung lockdown. Nang naging worse na ang ACQ or lockdown kasi dinagdagan daw ang sinasabi ng mga netizen na
parang pinitisya, kinulang, ginutom pa, at for the slightest infraction, pinahirapan pa. At ayan nga po sa ngayon, nasa new normal, GCQ na, yun, pinapapasok na sa mga trabaho, yung iba 50%. Okay lang sa mga may company shuttles, services for the employees. Pero, disadvantage naman po sa doon sa without shuttle services, wala namang complete public transport. Yun, ayun, another siksika na naman po sa bus na point to point. Wala na po silang mga gawa, so kailangan na po nilang mag-commute. Yun nga po ang naging problema. May nakikita po tayong bus na napipilita na po silang siksika na. So yun po ang nangyayari. Yan, nagkakaawa na po. At sa huli, lahat ng sisi sa atin, matitigas daw po ang mga ulo natin. Sabi nga ng iba, this is a community health issue, not a military expedition. You know guys, we cannot blame our president. He tried his best from ECQ, GCQ, MCQ, or MGCQ to fight COVID-19. But still, palala ng palala, lalo na ngayon, ang lalo na yun na nasa new normal under GCQ na tayo. So, any epidemic containment is the key. Inulansad ka makailan ang Balik Probinsya Program. Okay naman sana, kaso ayun, lalong kumalat. Worse to those provinces with lacks the medical care facilities that are available in NCR. Ngayon, mahirap nang makontrol. Tinamaan tayo ng kakulangan. Kakulangan daw ng pondo, ang sabi ni Mr. Rogi. Daanin na lang sa TikTok o sayaw. So, worse for now, our president pinning his hopes in the introduction of a vaccine that will save his administration from this problem. Yun nga po, from ECQ, inulit ko lang po, GCQ, nag-MGCQ, at ngayon po ay nasa new normal under GCQ na po tayo. Ayan po, nakikita natin ang result from DOH and World Health Organization ay hindi naman po kailang sa atin nakikita sa balita na lalong tumataas po ang mga cases ng infected ng COVID-19. So, guys, ang atin lang pong maitutulong sa ating bansa. Our great nation needs our prayers now. More than ever, our nation and leaders need our continued daily prayers. Yan po, mga idol ko, sana po you get some point or ideas sa na-issue ko tungkol po sa topic na ito. Tulungan natin ang ating presidente, ang ating bansa, sa pamamagitan nga po ng ating daily prayers. Thank you, bro.